Ayun, magandang araw po sa bawat isa. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, ano po, ngayon ay Webes. And ano po, konting time na lang at malapit na pong matapos ang month ng January. Ayun, so anyway po, yung mga tinuturo po sa atin dito, sinishare ng ating mga pastors po sa Rema Pills ay yung pong paano po tayo ginagabayan ng Panginoon. Ayun. So, dito po, meron pong nakalagay sa, basahin po natin sa aklat po ng, yan, sa awit po. Yan, yung awit po ni David. Sa aklat po ng awit sa chapter 23, ito po ay very familiar po sa lahat. Ayan, dito po sa 23, sa verse 1. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ayun po, dito po sa verse 3, sabi niya, pinapatnubayan niya sa tamang daan. So, yung pong nakaraang linggo, nagkwento po doon si Pastor Boy, yung pong lalaki na nagpe-pray po siya. Ayan, doon po sa kanyang pananalangin, nagkamali po siya kasi hindi pa po niya tapos yung kanyang prayer. Umalis na kaagad siya or ginawa na po niya agad ng action yung kanya pong narinig. Ayan, kasi nagdulot po tuloy yung kanyang sinabi doon sa kanyang kaibigan na nagkaroon po siya ng maling confirmation na akala po nung mga kaibigan niya na nagpaplano na pumunta doon sa isang lugar, akala po nila ayun ang confirmation na doon po sa katanungan nila kung kalooban ng Diyos na sila po ay magpunta doon sa lugar na yon. Pero dahilan nga po doon sa kwento po ni Pastor Boy na itong tao na ito pala ay naging maaga kasi hindi pa po pala tapos magsalita ang Panginoon, ay umalis na po siya at binigyan niya na agad ng signal yung kanyang kaibigan na akala po niya ay yun po ay confirmation doon sa kanyang panalangin. Ang kalooban po pala ng Lord doon sa time na yon ay hindi sila dapat umalis. Ayun. So ngayon po, dahilan sa nanguna po siya, kumbaga naging mabilis po yung pagkilos niya, ay nagdulot po ng aksidente at sila po ay buti na lang sa tulong po ng Panginoon, hindi po sila namatay pero nasira po ng todo yung kanilang sasakyan. So yan po ang isa pong example na ang hirap po kapag wala tayong direksyon o patnubay na maririnig sa ating Panginoon. Kaya nga lang po, sa pakikinig natin ng patnubay po sa Panginoon, ay kailangan po na, sabi nga ni Pastor nung Sunday po, ay kailangan matutunan natin pong ito na suriin. So ngayon po ito, sabi nga po dito, yung salitang patnubay, ayun ay sa Ingles, tinignan ko po siya. Kasi may mga nasa abroad po tayo na nanonood din po dito. Baka po masyadong malalim yung salitang patnubay. Ayan. So, ang patnubay po, ang tinignan ko sa Ingles, ang ibig sabihin po niya sa Ingles, ang ibang salita ay guide or guidance. Ayun po. Yung pong direksyon na nagmumula sa Panginoon. Ang sabi po dito sa 23, Psalms 23 verse 3, pinapatnubayan niya sa tamang daan. Ito po ang trabaho po sa atin ng Panginoon na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Yun tayo po ay patnubayan. Kung ang ating pong Panginoon, ang siya pong magiging pastol po ng ating buhay, ay ang binigay po sa atin ng Lord na patnubay ay nandiyadaan. Walang iba po kundi ang Holy Spirit. At magbibigay po ako ng isang mga examples po. Ayan, marami po dito sa Bible, kalat na kalat po sa Bible, yung patungkol po sa mga nananaginip.
Yan. Ano po? Naalala nyo yung ito pong dalawang Joseph na lang po na babanggitin ko. Ang isa po ay si Joseph the Dreamer. Ayan. Kung mababasa po natin sa Bible, sila po, ito pong si Joseph ay napakarami ng panaginip na maraming beses po na siya po ay pinatnubayan ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. And ang isa pa po na Joseph, pinatnubayan din po ng Panginoon sa panaginip or sa pamamagitan po ng panaginip ay ito pong si Joseph na ni Mary, yung kanya pong naging nakatuluyan or napangasawa po. Ngayon, basahin ko lang po dito sa gamitin ko po yung version ko po. Yan, dito po sa aklat ng Joel. Yan, ang panaginip po ba ay galing sa Diyos? Sabi nga po ni Pastor Boy, hindi po lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. Biblical po 'yan. Ang minsan sabi po ng Proverbs, ang mga panaginip ay bunga ng alalahanin. Pero dito po sa Biblia, napakarami pong beses na itong mga man of God, isang examples lang po ito, yung dalawang Joseph po, at marami pa pong iba, maging si Abraham po, ay ginaid ng Panginoon, kinausap ng Panginoon, sa pamamagitan po ng panaginip. Ayan, at dito po sa Joel po, ayan, dito po sa Joel sa chapter 2, sa verse 28, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko sa ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe, magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. So, ang panaginip po ay isa sa ginagamit ng Panginoon para tayo po ay gabayan. Ayan. So, dito po sa atin, sa Rema, tayo po ay madalas na nakakapanaginip. Lalo na kapag ito po ay isa sa ginagamit ng Lord sa atin, yung panaginip. Doon po sa mga events ng ating pong church. Ayan, kung naalala nyo po yung mga camping natin at yung mga big events po sa ating church, madalas po, lalo na po sa camp, merong mga taong mga mananaginip, hindi lang po isang tao, hindi rin lang din dalawa, kundi marami pong beses na kumbaga po panaginip doon po sa iba't ibang tao na magsasabi, ito ang napanaginipan po namin patungkol po sa camp. Ayan, so malinaw po na sa atin ay ang panaginip po ay isa sa paraan ng Panginoon paano po tayo gabayan. Kung naalala niyo po nung nakaraan na camping, napakalakas po ng anointing noon, Believers Camp. Sobra pong nagkakapuspusan ng mga tao nung camp na yon. Pero bago po mangyari yon, may isang taong nanaginip, kung naalala niyo pa po ito, na nakita daw po niya sa panaginip niya na yung hall daw po na gagamitin sa camp ay may mga gripo daw po na bukas, na bumubuhos po yung tubig. So, makikita mo na yung pong panaginip na yon nung time po na nag-camping, na nagsobrang nagkapuspusan po nung camp, ay pagdating po nung camp, andun po yung manifestation na sinasabi po ng nating mga taga-Rema na yung panaginip na yon ay eto na po yung manifestation po. So, meron pa nga po doon isa na nakapanaginip naman, na sabi niya doon daw po sa camp, ay siya ay na-control ng masamang kaaway, na-possess daw po siya. Ayun, ngayon, pero pagdating po doon sa camp, hindi po ganun ang nangyari. Bakit? Dahilan po sa tayo po ay ginagabayan ng Panginoon, sa pamamagitan po ng mga panaginip, may mga bagay po na bago po mangyari pa lang, ay napagpipray na po natin. So, ang isa po, ayan, doon po sa mga panaginip, maari po tayong gabayan ng Panginoon para doon sa mangyayari pa lang po sa atin, ay ini-inform na po tayo ng Lord na ito po ang plano niya at ipinapakita din po ng Panginoon, maging po doon sa panaginip na ito rin po ang plano ng kaaway. Ayun.
Doon nga po sa ano, sa pagka-guide po sa atin ng Panginoon, maaring ano po, magkamali tayo na maaring akala mo boses ng Lord o guidance ng Panginoon yung naririnig mo, pero sabi nga po, may boses po ang Holy Spirit, pero may boses din po ang masamang espiritu at may boses din yung ikaw mismo. Kaya nga sabi po ni Pastor Boy, ay kailangan natin daw pong suriin yung pong ating naririnig na boses o suriin, maging po yung akala po natin, kagaya po nga nung nangyari nung Sunday, yung kwento po niya na nagkamali po yung taong nagpe-pray, na akala niya yun na yun, yun ang sagot ng Lord sa kanya, yun ang guidance sa kanya, pero hindi po pala. Ayun. So sa akin po nung pong 5 years ago, nandun po ako noon sa Japan, na pinagbakasyon po ako doon ng kapatid ko. Pero still po, kahit nasa kabakasyon po ako, ay patuloy ko po na kinokontak pa rin po yung ating simbahan doon po sa area ng Bataan. So, nakikibalita pa rin po ako sa kanila, kung anong nangyayari sa kanila. So, yung prayer din po sa kanila, doon po sa mga kapatiran po sa Rema Bataan, ay hindi ko rin po tinigilan. Kumbaga po, hindi nakabakasyon. Ayan, tuloy-tuloy po ang panalangin. So, nung dumating po ang time na malapit na po akong umuwi ng Pilipinas, siguro isang linggo na lang po yun bago po ako umuwi ng Pilipinas. Ang nangyari po, ako po ay nanaginip. Doon po sa panaginip ko, nakita ko na yung pong isang miyembro, yung isang pamilya po na yun, na kapatiran po natin sa Rema Bataan, ay inaatake po sila ng masamang espiritu. At kinokontrol po sila ng masamang espiritu. Nung una po, sa aking panaginip na yun, tinutulungan ko po sila na lumaban doon po sa pagkokontrol po sa kanila ng masamang espiritu. Pero ito po, dumating po ang time doon sa panaginip ko, kasi hindi po yun once nangyari yung aking pong panaginip. Same person po at same na concept ang sinasabi po ng Panginoon. 3 beses ko pong napanaginipan itong pamilya na ito, itong mga tao na ito. 3 beses po na magkakasunod bago po ako bumalik ng Pilipinas. 3 beses ko po silang napanaginipan. 1 linggo po bago po ako bumalik ng Pilipinas. So ngayon, ito po, ang natatandaan ko na sabi po ni Pastor Boy, kapag daw po sa Bible, paulit-ulit na minimension ng Lord ang isang bagay, ibig sabihin daw po ay binibigyan diin ng Panginoon. So anong nangyari po? Doon sa panaginip ko, doon sa kahuli-hulihan po, ang aking pong panaginip ay yung time na tinutulungan ko yung pamilya na ito na mag-rebuke. Tinutulungan ko sila na palayasin yung masamang espiritu na nagtatry po na sila ikontrolin. Doon po sa huli ng time ng panaginip ko, yung pong demonyo ay tumatawa at nagmamalaki at sinasabi niya, hindi ko siya mapapaalis maliban na yung mismong tao, sila mismo, yung pamilya na yun mismo, ang mag-bind. Sila mismo ang mag-rebuke. Yun po yung panaginip ko doon po sa panghuli, pangatlo po. Same person, same concept na sinasabi po ng Lord na tong tao na to, itong mga tao na ito, ay aatakihin ng masamang espiritu. Sabi ko po sa inyo kanina, pwedeng sabihin po ng Panginoon sa atin ang plano niya, at pwede rin pong sabihin ng Panginoon sa atin or expose ng Lord sa atin kung ano ang plano ng Diablo sa atin sa pamamagitan po ng gabay sa panaginip. Ayun po. So ngayon, ito po. Pag-uwi ko po ng Pilipinas, after po ng ilang buwan, yung pamilya na yon ay dumaan po sa matinding pagsubok, na halos po mawala na sila sa Panginoon. Pero glory to God po, dahilan sa napag-pray, yung pong plano ng kaaway ay hindi po nagtagumpay. Dumaan po sila doon sa pagsubok na yon, pero ang plano po ng kaaway ay hindi nagtagumpay. Bakit? Kasi po, pag-uwi ko ng Pilipinas, sinabi ko po doon sa pamilya na yon na manalangin tayo. Kasi maaari pong ine-expose na ng Diyos sa atin kung ano ang plano ng kaaway. Ayun po. So ngayon, sa ating pong lahat,
Sabi nga po dito, babasahin ko po ulit, dito po sa verse 3, ang sabi niya po dito, pinapatnubayan niya sa tamang daan. Sabi niya, dito po sa verse 3, sa chapter 23 po yun, kung ang ating Panginoon po ang ating magiging pastor, siya po ang pipiliin natin na maging guide yan, sa ating buhay. Ang sabi po dito, papatnubayan po niya tayo sa tamang daan. So, ito po, ang next po, ang isa, ay ano po, tayo po ay pwedeng patnubayan ng Panginoon sa ating pong, hindi lang sa panaginip, kundi po doon sa pangalawa, ay sa ating pong inward witness. Ayan po, dito po sa ating inward witness. Ang ano po dito sa Proverbs, or ano, basahin ko na lang po sa Ingles. Ayan, dito po sa Proverbs, sa chapter 20 po. Ayan, Proverbs chapter 20. Ayan po. Buksan po natin itong sa verse 27. Ayan po. Sa Proverbs chapter 20, sa verse 27. Ang nakalagay po dito, ayan, so basahin ko po sa, ito po, King James, ano po, version. Sabi niya po, the spirit of man, ayan, the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Ayan, ulitin ko po, the spirit of man is the candle of the Lord. Ang pangalawa po, ito. Ang Panginoon po, hindi lang po tayo sa panaginip kakausapin. Hindi lang habang tulog ka. Kahit gising po tayo, ay pwede kang kausapin ng Panginoon. Ayun po. So, ang pangalawa po ay yung sa inward witness natin. Dito po sa verse na ito, sa verse 20 po, ay sa chapter 20, verse 27, sinasabi po dito na yung candle daw po ng liwanag daw po, yung nagbibigay ng liwanag sa atin, sa ating pong mga tao, ay ang espiritu po natin. So, yung kandila, di ba po, ay sinisindihan, hindi po ba? Para magkaroon ng liwanag. So, ito po, ang ating pong espiritu ay kailangang sindihan ng liwanag po ng Holy Spirit. Pero ang boses po ng Holy Spirit ay, sabi nga po, still, ano po, small voice. Ano po, mahina ang boses ng Espiritu ng Diyos. Na kumbaga, kailangan mo ang i-search. Kumbaga po, ano siya, kailangan mo siyang hanapin o isik. Ayun po. So ngayon, dito po, ang sinasabi dito sa Proverbs na ang isa po na pwedeng maging paraan para po tayo ay gabayan ng Panginoon ay hindi lang po sa panaginip, hindi lang sa time na natutulog ka, kundi maging po sa tayo gising, yung pong inward witness natin. Yung pong maririnig mo sa loob mo, kagaya ng kinikwento po ni Pastor Rodel kahapon, na sinasabi sa kanya, sa loob niya may naririnig siya na nagsasabing, wag mong dikitan yung motor, wag mong dikitan yung kasinusundan mong nagmo-motor. Ayun na po yun eh. Yun yung inward witness, yun na yung kumbaga liwanag na binibigay sa'yo ng Holy Spirit. Yan na yung ano, direksyon na binibigay kay Pastor Rodel nung time na yun. Yan na yung guidance na binibigay sa kanya nung time na yun na sinasabi ng Lord, huwag kang dumikit. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung pong mangyayari, yung future. So, ngayon po, sa atin, ano po eh, ang sabi, dito po sa napag-aralan ko, may tatlong paraan daw po para matrain natin ang ating spirit. Yung pong inner man natin, paano sumunod sa boses ng Espiritu Santo. Ang isa po ay sabi niya, palagi kang mag-aral ng salita ng Diyos. Yan, dapat po, punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga po ni Pastor Boy, kakausapin ka ng Panginoon, i-guide ka ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ang pangalawa, paano mo i-train ang inner man mo, yung Espiritu mo, paano makinig doon po sa udyok ng Holy Spirit, ang pangalawa po ay yung walk in love. Lumakad ka sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po ng 1 John sa chapter 4, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos po ay pag-ibig. So, pangatlo po,
ano, paano mo matitrain ang espiritu mo na sumusunod or makinig sa boses ng Espiritu Santo, ay yung pangatlo po, ay yung lagi kang mag-thanks. So sa ating pong mga taga-rema, mga Remanians, glory to God po. Napakasensitibo po ng mga Remanians. Glory to God po. Alam po nila pag may anointing. Nararamdaman nila kapag may anointing. Ngayon po, bakit? Kasi sanay ka na makinig, sanay ka na mag-respond sa Espiritu Santo. Sa atin po, glory to God, dahil sa Rema po ay may gift of tongues. So sa tatlong bagay na yan, matitrain po tayo yung Word of God, mag-aral ka na mag-aral po tayo ng salita ng Diyos, punuin natin ng salita ng Diyos ang ating pong puso't isipan. Pangalawa po, lumakad tayo sa pag-ibig. Pangatlo po, ang sabi doon ay yung palagi kang manalangin sa iba't ibang wika. Matatuto po tayo na laging sumunod, makinig po doon sa ating inward witness. Ayun po, close ko po dito. Nung last, ano po, bago po mag-pandemic, hindi ko na matandaan yung exact po na buwan. Pero that time po, nagpupush kami doon po sa ating outreach sa Rema, Olonga po. Tinatry po namin na magkaroon ulit ng building po doon. Dahil nagkaroon po ng, umalis po kami doon sa lugar na ginagamit. Ngayon, tinatry po namin na magkaroon ulit ng building. Naghanap po kami hanggang nag-raise up po ng fund. And bago po mag-start ang pandemic, bago pumasok si COVID na mag-lockdown, may pera na po kami, may pan-down na, may nakita na po kaming lugar, magda-down na lang po kami, pero hindi po natuloy. Nagkaroon po ng problema. Yung mismong may-ari ang umatras, kami okay na, ang taga-Rema always flexible po yan eh, pero yung may-ari umatras, hindi po natuloy. Nalulungkot po ako nung time na yon kasi sabi ko, Lord, may pera na kami, pero bakit hindi pa rin natuloy? Kumbaga time na para magbukas. Pero after that po, biglang nag-lockdown. So sabi ko, yun pala. Kaya pala. Kasi kung hindi po, kung kami ay nakapagbukas po doon, ay dahilan po sa ang mga tao ay hindi pwedeng magpalipat-lipat, ay sayang lang po ang down deposit. So ayaw po ng Diyos na matapon yung resources. So ngayon po, naalala niyo sabi ni Pastor Boy po nung nakaraang linggo na itong sila Pablo ay dapat pupunta doon sa isang lugar pero hindi po sila natuloy kasi hinadlangan na sila mismo ng Espiritu ng Diyos. Mismo ang Panginoon na humadlang sa kanila. So sa atin po, kailangan mo lang, ito po eh, yung makinig po talaga sa ating inward witness. Bilang closure po, ano po eh, ito pong December 2020, dun po sa aming pamilya ay nagkaroon po kami ng malaking battle po na dumaan sa amin. Yung kapatid ko po ay bigla po siya na kumbaga namatay po ang aking kapatid na sa isang trahedya. Ngayon po, pero bago po mangyari yon, glory to God po. Kasi ang Panginoon po ay nag-warning na po sa akin. Bago po dumating yon, lagi pong laman ang panalangin ko yung kapatid ko. Hindi lang po sa tongues. Maging naglalakad po ako kahit nasaan akong lugar, maaalala ko po yung kapatid ko na yon. Bigla ko pong sasabihin, kahit saang lugar po ako, sasabihin ko, Panginoong Jesus, kahabagan mo po ang kapatid ko. Yung kaligtasan niya po, lagi kong pinapanalangin. Hindi ko po alam, darating pala, na ang kapatid ko ay bigla ang mawawala. So, napakalaking bagay po, dahil tayo pong mga Remanians ay may gift of tongues at marunong po tayo, naturuan tayo kung paano po sumunod sa udyok ng Holy Spirit. Ayun po, ay glory to God po, magandang hapon po ulit sa bawat isa. Manalangin muna po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, itinataas ko po sa inyo ang bawat isa na nanonood sa oras po na ito. Lord, salamat po sa banal na Espiritu mo na palagi pong sumasama sa amin, maging sa online Bible study po dito sa Rema Pills. Na Lord, salamat po kahit sa pamamaraan po na ito, kami ay napagpapala kahit saan man kami naroroon.
at nararanasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong anointing, ang iyong kapuspusan. Panginoon, salamat sa banal na Espiritu mo na naggagabay po sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa direksyon na ibinibigay mo palagi sa amin. Lalo na po, Panginoon, sa mga major decisions po sa aming buhay. Lord, patuloy mo kaming turuan at gabayan kung paano po sumunod sa udyok ng Holy Spirit, sa gabay ng Holy Spirit, at maging sensitibo po kami dito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, malapit na po ang anniversary ng ating pong simbahan. Ilang weeks na lang po. Glory to God po. Bye-bye.